naman. So kailangan talaga nila yan. Pampasok or if ever man gawin nilang fighter yan. And then Imba going for that Minotaur, Minotaur Akai. Since mula na maka-cancel doon. Or pwede pa kasi mag-Diggy dito ang Wicked Minds. But still, Diggy with a Grok, kulang masyado yung crowd control. So yes, pwede sila dito mag-Minotaur Akai. Pag ubusan na nila ng tank or go for a core right away. Ubusan din ng core to. There go, Haji again. Maybe go for that Laymore. Pwede pa nga actually mag-pick ng isa pang tank yung Wicked Minds dito if they opted into having the Cho to become a fighter. Pero ikaw, Lindsay, ano basa mo dito sa club natin? Tingo, with the Akai and also with the Leomord pick, we all know si Haji talaga eh. Kumaka-comforte. Plus, nanasa kanila yung momentum after winning that that game too. So, malaking impact talaga yan when it comes to physical and also emotional games or stability ng mga players. So, Haji, again with the Leomord pick, tingin ko talaga with the picks of Archangel Wicked Minds, kailangan din nilang makapag with that one quick swoop kailangan nilang ma-pick off rather si Kimi as soon as possible with that Grok and also with the Cho, tingin ko possible. So sa tingin ko magmi-minotaur na dito ang Imba pang cancel dun sa Claude. Yeah, I think, I mean, pag nag-minotaur dito ang Imba, man, it's a hell of a fight dito sa Wicked Mind. Lugi-lugi sila. So yung Minotaur at Chakal Donox na ngayon lalabas dito for SX Imba. Wicked Minds mukhang ipapas na naman nila yung tournament life nila sa Claude. So super burst damage potential ang gagaling sa Wicked Minds with Kagura, Grok, and Cho. Na hindi natin alam kung magsusupport or mag-ano ba ito, mag-fighter. I'm actually recommending a fighter. Pero ang hirap din, parang paano kasi singit ng fighter din sa isang tulad ng Minotaur. Carry parang hindi ganun ka-rewarding ang double Lolita marksman eh. Yeah, Lolita. Maybe Lolita pa nga sir dun sa... Oh, there go a Selena. First time sa MPLC. Sa playoffs. Playoffs. Interesting nga kasi pwede mo talaga, pag wala, kahit Kimi, basta nasalo mo yung Abyssal Arrow, yatarp ka talaga. Yatarp ka. First time natin makikita yung interaction na to. So tingnan natin kung gano'ng ka-effective sa Selena as a counterpick sa Kimi. Sige. Let's head into the predictions na. Total, nakita naman na natin itong mga draft natin mismo. Para maiba naman, mauna ka Zentex. Para sa akin, I think, hirap i-call nito eh. It'll come down if Wicked Minds kaya mo lang kunin. Pero sige, SXC ako. SXC. I will go for Imba also. Kasi yung Minotaur, pang-cancel doon sa Claude. I mean, ibang klase talaga Minotaur at this meta. Ayun lang yung makaka-cancel sa Claude. So pag na-cancel yung ulti ng Claude, wala lang mag-dish ng damage. Which is yung Kagura, okay. Pero pag hindi na-burst, useless na naman ang Kagura. So, SXC? Imba. SXC. Yeah, so dalawa na tayo sa SXC. You, TDZ. Well, same thoughts with Doggy. Pero ang sa akin kasi yung comfort picks eh. Si Kimi and also with Leomord. Mm-hmm. So talagang comfort pick rin ko. SXC Imba. Okay. We got 3 votes in landed to the SXC Imbalance Squad. Well, isa lang naman talaga magde-decide yan. Yung mismong game. So tutungo na tayo doon mula sa ating mga shoutcasters Manjin and Zeus. Kayo muli. Isang mabilis ulit na pagbati sa inyong lahat and welcome to game number 3, a battle between XXC Imbalance versus Archangel Wicked Minds. At kami, ang maging shoutcasters nyo for this game, my name is Zeus. Ako si Manjin. Yun na yun. Maraming salamat sa ating mga panelists. Tignan natin dito dahil na-reset ang ating game. Wala na tayong sabi sa game number 1. Sa game number 2, wala na rin yan. It's time for center mindset. Last and final. Ano ang magiging plano? Ang plano ay manalo. Naglabas na ng isang screen. Honda ang gagamit ng Akai. Haji ang gagamit ng Leomord. Archie on the Kimi. Dexter on the Lunox. At si Bonjon ang gagamit ng Minotaur. At para naman sa Archangel Wicked Minds, JP with the Claude, Panda with the Grok, Ryo with Selena, Exhort with the Kagura, and Jay naman dito para naman kay Chu. First time pumasok si Selena sa ating laro. Haji, nice game on game number 2. Medyo may pagka-pick off type din ng Archangel dito. Having that Abyssal Arrow, pwedeng-pwedeng i-burst ni Exhort, pwedeng-pwedeng i-burst ni Jay. Fighter na naman ba? Hindi, tank. Ah, tank ngayon, oo. Oh. Kasi they have Grok. Oo, siya na lang natin. They need one more. Oo, siya na lang natin. Minsan kasi piniflex eh. Oh. Minsan semi-fighter, minsan semi-tank. Pwede rin yun, Kaso pwede wala kang concrete role, pagka ganun, mahirap umikot. Ang pagkakaiba dito, paring Zeus, sa ating laro,
ladies and gentlemen, pagbigay game. Whoop, whoop, whoop. Oy, ay, ay, may tinamaan nga. Tinamaan lang. Kalma lang. Ang nangyayari kasi, ladies and gentlemen, pag game number 3, yung mga teams, unconsciously, nagpe-play safe yung mga yan. Oo, nagtatansyahan yan. Nagtatansyahan yan. Kasi unlike game 1, game 2, sige, tower type tayo, tower type aggro, aggro. Ngayon, elimination match. They are just testing the waters. Oh. Kung mainit ba o malamig ang tubig. Malamig. Oh. Kasi kung sino ang unang malumubog sa tubig, paring Zeus, malulunod. Matatanggal na. At para po sa mga player Facebook, teka lang, karoon ng klasyon. Ay, Rio, dito na opo! One fourth na lang ang kanya buhay, pero walang follow-up dahil na zone out din ng kanya katpe. Ito na si Honda naman ang tirmahan dito ng pana. Pero grabe si Haji dito, on the backup, Archie! Five points down! First blood has been taken, pero 2-0 kaga dito in favor of Archangel Wicked Minds Exhort. Wala nang buhay, pero di pa rin uuwi, buhay, mga kaibigan. Buhay pa rin si Exhort dito, pero pumasok si Kuya J. Ito ang kanya, Sipa with the way of the dragon! Wow. At siya naman naiwan si Kuya Haji! GG Haji! Grabe naman po! Kaya naman pala, triple kill pa ba? Hindi na lang muna mga Kuya J, Kuya J! Hindi uuwi mga kaibigan. Oy, eto na, sige. Oy, grabe! Kuya Dexter! Double kill naman din pala. Ang gandang panggulat din nun, hindi na pinatipi. Nako, si Kuya Panda. Tell me your French accent, Dexter! Si Archangel Wicked Minds, umabot si Jay sa point na my mind's telling me no, but my body's telling me yes. Grabe! Lumamang na sila ng 2 kills. Nagkaroon siya ng dive dito. Underestimating the damage output of the Phantom Stomp and the Phantom Charge, Kuya Zeus. So medyo tumabla pa yung ating laro. Nabaligtad pa nga, turn around pa. Ang nangyari doon, lumamang pabigla ang SXC imbalance. Kanina 3-0, bigla naging 4-3. Akalain mo yun? Oh my G, so tablado ang ating laro. May nakakuha na ng turtle dito sa sobrang init ng laban. Hindi ko na naman nabantayan kung sino nakakuha ng pagong. Oo din eh, pero all I know, si Claude dito sumisegue. Ayun na, nabasag na nga niya ang bottom tier 1 tower dito. Pero ito na si Exhort. Okay, ito, wala. Siyempre with the order of brilliance, makakuha niya talaga yan. Mamba out para si Dexter dito. Yun ang mahirap kapag mag-detake ka ng mga early game crashes. Pag masyado ka nag-overstay, aabot sa point na buhay na yung kalaban mo. Nakikipag-clash ka pa. Oo. Ah, pwede kasi sana nangyari yung Archangel Wicked Minds, nag-back na nun eh. Pero talagang gutom sila doon sa clash kasi. Sumasayaw-sayaw si Archie dito. Ang ganda ng pag-ilag niya doon ah. Pero eto na, backup kaga dito. Panda, Jay, Honda, Haji, 3-on-3. Ang laban dito, eto na, tinawag na si Barbell. Na si Rio, naipit kaga with the cancel. Para kay Jay, napakalupit naman. Pero Way of the Dragon pa nga. Under the third, Honda, Michael fall down. Talaga nawasak na nga kanyang sasakyan. Mga kaibigan, eto bay! Tawo! Minowas Fury naman doon para kay Bonchon. Double kill pa para kay Archie doon. Tumalon, talon na parang si Bonchon. Dexter, tell me your French accent na dito sa kabilaan. Si Kuya JP! Jackball! Just doing JP things! Trabaho lang, walang personalan! Oy! Naupo si RG, pero walang follow-up yan dahil wala rin naman silang mga buhay dito. That's 2-3 on the top lane. Meanwhile, si JP doon umalis na lang din sa bottom lane. At itutuloy pa, Lalabat pa, oy! Flicker in, sabay Way of the Dragon lang din naman, Bonchon! Eto na ang ganti ng api, pero buhay pa rin! Eto, tinamahan na nga ng Tore, mga kaibigan Dexter, naghanap ng mapapatay lang sa abilang banda. JP! Kuyo Lambi! Nagpaparilan! Sino mas malupit ang barrel? Isang bala ka lang! Sino ang mas malupit pa rin? Ito na, yung sago o yung... May misile, madaya! Una, barilan lang pustahan! Barilan lang, walang misile! Walang misile! RPG! Ito naman! Pero grabe, what a game! Dito lang napatunayan na game 3 to, paring Zeus. Kasi, ganda, palitan lang sa lahat ng pro player na nakilala ko, nasa mindset daw talaga nila kapag elimination game. So medyo hindi tayo makakita ng asim moves dito. Makakakita lang tayo ng malulupit na safe moves. Kaya nakaback agad si JP doon. Ito na ang clash. Ito na. Fury King dance naman dito kagad para kay Honda. Napakaaga naman yata. Dahil ang third in the offline. Now po, si Bonchon. Minominomas Fury. Isa lang ang nakuha. Panda. Nag-Superman pa out. Pero yung mga tinamakan ng missile na naman para kay Kimi. Gamble naman si Dexter doon. Pinagpaparin si Kuya Exhort. Pero sa kabilang banda, Bonchon. Might get fall down with a blazing duet. Para kay JP. Exhort dito pumasok pa rin. Patay pa rin talaga siya with a Haji. Abyssal Arrow para kay Honda. Tinamakan siya. So may balik lang JP. Do you love me? Now po, nakapirit siya doon sa likod sa kabilang banda. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin! Kuya JP! Habang si Rio, Gigi Haji! Mamba out na sila dito, ladies and gentlemen. And now, they will take the turtle. 10-6. Would like to commend Bonchon. 0-1-9.
10 kills in total, 9 assists. Lahat ng kills na yun dahil sa kanyang Minowon's Fury. Yun. Lahat ng nakukuwang last hit ni Ganda. RG, ni Haji, ni Dexter, na dahil kay Kuya Bonchon. From here on, paring Zeus. Grabe ako, oh, nice speechless ako dito kung paano ginagawa ng SXM para sa kanilang mga objectives. Kanina, yes. Actually, nahihirap-hirapan sila, pero yung mga pag-back up sa isa't isa, oh. Ito talagang parang they never leave a brother behind. They never leave a brother behind. At nako, tingnan natin dito, going into the second core item, si Haji at si paring Archie dito with a Blade of Despair, going for an AP item nga. Oh. Si Kuya Archie dito. Ang napakabilis natin na shift dito para kay Bojo. Nako, yun lang. Speaking of Kuya Archie doon, napatay din pero Dexter dito. Nako, wala na tong ultimate mga kaibigan. Way of the Dragon pa with a Blazing Duet pa para kay Claude. Eto na, mukhang pagbawi ng Archangel Wicked Minds. Dalawang tank na lang natitira. Nako po, eto na, wala sila damage output dito, Bojo. Eto na, kinancel pa dito ang kanyang ultimate pero may reach na siya mga kaibigan. Under the turret, apat laban sa dalawa. Tama na. Buhay pa din yung dalawang pagunan. The ito. Brusco Brothers is alive! Ito. Are alive! Sorry, ito na si Mr. Haji! Pinabas si Vice Ganda! Oy. Pinarangan, pero tumalon! Tumalon! Grabe naman! Outplay ba yan? Outplay mga kaibigan! Pero mukhang iiwan pa palabay! Grabe na, Way of the Dragon pa! Grabe na pa! Tignan pa tayo po! Malasantaan! Yun lang! Ang ganda na pinapakita ng SXC Imbalance doon! Fresh from Santa Ana! Slow clap para kay Haji dito, pero Blazing Duet. Okay, hindi matapos ang ating gera. Kanti na naman ng api, mga kaibigan. Honda, nag-activate ang shield, pero tinamaan ang Abyssal Arrow. Op, patay ka muna, mga kaibigan. Double kill, pero para saan pa yung ultimate mo? Otter back naman pala dito. Grabe naman! Parang minuto may nagbabakbakan dito, mga kaibigan. Rion na lang ang mag-isa dito, natitirang buhay. Hinahabol pa siya ni Bonchon. Pwede. Pero op. Clash nyo pa para may mabuhay ulit. Pero eto, Kuya Rio, tamang dash in, dash out. Boy! Grabe yung RPG dun. Tinamaan ang likaw na bala. Pero sabi ni Bonchon, Ligaw na racket. Meron din ako niyan. Sabi dito ni Kuya Rio, napakatagal ng chase down. Umabot na sa point na nabuhay tatlong yung tatlong namatay. Tatlong clash. Dito lang napuprove na medyo play safe nga yung mga teams natin. Sa ganitong situation, pero kung papansinin mo, walang pang-verse yung Archangel Wicked Minds kanina kay Kuya Bonchon at saka kay Honda. Kasi talagang ginawin na nila dun eh. Pero apat sila dun eh. Kulang ata kasi wala ata si Rio. Nasa mid si Kuya Rio. Nagamit nila kasi ang kanilang mga ultimate. Pero Haji dito, muntik na ma-burst out 10. Exhort po yata for a trade siya pa ang napatay doon. Plus Allure dito, tumitira-tira na ikisali pa sa bakbakan. Pero mukhang tutuloy ba? Pero the setups are real. Ito na, nag-lol. Op! Simpleng Time out substitution! Pero walang sub. Time out lang. Kunyari lang. Chill. Masyadong mainit. Tingnan mo ang kanilang mga lamesa, punong-puno ng pulbos. Punong-puno na. Importante yan. Ang pulbos na yan. Yung dilaw na ano, laman pulbos niyan. Oo. Oh, para diba? Pag pro player ka ng ML, importante yan. Yan ang sikreto. Sikretong malupit yan na pwede pabulong. para hindi ka pasmahin, Kuya Zeus. Tama yan. Pero let's go back into the game, Kuya Zeus. Very interesting kasi hindi ka mag-overchase kung hindi na pumapasok yung factor na kung wala na yung giggle factor eh. Oo, oy. Nakita kasi natin na nagkaroon ng clash, namatay yung tatlo, tapos yung next clash, buhay na yung tatlo, tuloy-tuloy pa rin yung clash. Sige pa rin. Nagbabuy time sila sa isa't isa eh. Sa ganyang situation kasi, paunahan na lang yan eh. Mm-mm. Paswertihan na lang kung sino yung buhay. Sa yung mga malapit, yung pinamalapit, mga na makaka-backup. Kasi parang wala na nangyayaring objective taking eh. Nagkaroon na talaga ng gigil eh. Nagkaroon na parang ceasefire pero bukbakan pa rin mga kaibigan. Oop! Tinamaan si Archie. Ito na ang Lord. Oy! Sakit naman, isang ikot pa lang ni Lord. Half-life lahat, ultimo tank na si Bonchon. Oh. Napa-atras Rio dito, na-reset na ang Lord. Oop, nagahanap pa si Bonchon, nakay Bonchon ng bola ngayon. Kanina kay Haji, pero ngayon nakay Bonchon. Habang sa Archangel Wicked Minds naman, probably na kay Rio or na kay Kuya JP na nagsisplit push kanina. Oh. Hindi niya tinuloy yung split push niya sa bottom side. Siguro mas naisip niya na mas okay na mas sumama siya sa clash. Kasi ang daming nagagalap na clash. It's a very high scoring game. 24 kills in total, paring Zeus. Oo, tama ka dyan, Kuya Manjin. Pero titingnan mo dito, 9 minutes pa lang tayo on to our game time. May isipin mo, parang akala mo, papunta na tayo sa league. Game sobrang intense. At yung 14-10 na 24 kills na natin in total dito, ilan pa lang ang Tori na bawas? Tatatlo pa lang. Tatatlo pa lang.
the next objective will be the Lord. Si Lena is one of the contenders, si Rio one of the contenders for a good split push, even na JP. Pero kasi kung papansin mo, pag magkasama si Panda, pag magkasama si Jay, kulang yung damage output nila, kaya hindi nila na burst si Onta at si Bonchon kanina. Lalo na pag si Exoid lang din ang kasama nila. At si Exoid, kapag po kasi sa mundo ng Mobile ML, ang tatlo na yung na-dets mo, maglalag behind ka na in terms of items. Ito na, ang Lord mga kaibigan. Sino ba ma? Ay! Nako po, nakuha! Nakuha niya! Na sabay si JP, nakapatay pang Ario, madadamay din yata dito sa kabilang banda. Dumata, shout lang din naman. Nako po! Tatlo, apat lang buhay dito against five. Kompleto so, yan. Tatlo na lang natin tira ng double kill pa. Para kay Haji doon at mga maubos yan. Narito, JD doon. Kailangan tumakas. Patay din. At si Kagura na lang ang mag-isang buhay dito. Na opo. Versus five. Versus six pa nga dahil may Lord pang isa sa bottom lane. Apat ang nawala sa Wicked Minds. GG Haji on this new board, mga kaibigan. SXC Imbalance. Gusto na atang tanggalin ang tubo ng Archangel. Sa MPL, napakabilis lang nito because of the Kimi. Ano kaya pwedeng gawin ni Kuya Exord? Naglalagay-lagay lang siya ng payong dito, Kuya Zeus. Ito na naman mga kaibigan ng Lord, still alive and kicking. Kailangan nila itong mapatay kagad. Dahil kung hindi na ako po, baka mag-tower lock na lang sila dito sa kabilang banda. Tinawag naman si Barbiel. Another engagement na naman po. Jay, tumataas sa kabilang kom. Pero yung nga, napatay siya na po. Ang ganda. Ubus na naman yata mga kaibigan. Double kill pa. Triple kill pa nga. Para double kill date, para kay Haji doon. At yun, beautiful Mobile Legends, mga kaibigan. Congratulations to SXC Imbalance. Eliminating Archangel Wicked Minds from what a very, sabi, hirap na hirap